Eto na guys, papalitan na tayo ang mga software engineer. Eto na, may nilabasan na AI na gagawin lahat ng trabaho natin. Hi, I'm Rem. I'm Kuya Dev. And I think this will be my first reaction video na gagawin ko dito sa YouTube channel ko. At the time of this recording, na March 13, 2024, kaninang umaga, may nilabas na AI application itong si Cognition Labs, and they are calling it the first AI software engineer. So doon pa lang sa pangalan, no, parang ini-imply nila that it's an application or it's an AI tool that will replace software engineer. Although hindi nila direktang sinabi yon, no. But of course, tayo mga software engineers na matagal na nangangamba about the progress of AI na kesyo, no, papalitan tayo, mawawala na yung trabaho natin. Eto na naman, may bago na naman lumabas, di ba? Tapos eto, diretsa ang sinasabi, it is an AI software engineer. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot for a software engineer like me. Pero may basihan ba yung takot na yun? Ang balak ko is to just go through the announcement video na pinost nila sa YouTube. Pinost nila, parang Miyerkules nga, no? Middle of the week, di man lang weekend. So, ayun na, marami na natatakot. And I just want to be as pragmatic about it, no? Kasi, just a little background, I use AI in my day-to-day job. I embrace it. Gusto kong padaliin yung buhay ko, eh, di ba? Ayoko yung mga paulit-ulit na trabaho, eh. I wanna focus dun sa creation of value. Ayoko yung nagde-debug pa, yung mga ano, parang medyo bumabagal tayo. Yung productivity natin nababawasan, di ba? Imbis na ma-deliver natin yung feature within, you know, sabihin natin 1 week, maabot ng 2 weeks kasi, no, you are ridden by bug fixing or, you know, regressions. So, we wanna avoid that. So, I use tools to help me do my job better. Andyan si ChatGPT. Andyan din si Copilot. Although, matagal ko nang tinigil gamitin si ChatGPT kasi nakukulangan na ako dun sa mga sagot niya, eh. And there are even a lot of times na parang mali yung binibigay niya, eh. Imbis na makatulong, nakakasama pa. So, I decided na, balik na lang ako sa Google, di ba? Pagkakailangan lang talaga, wala akong mahanap, baka pwede natin itry kay ChatGPT. Ganun na yung naging approach ko, eh. So, tinigil ko na yun. But I can't live without Copilot so far, no? Kasi ang laki ng tulong niya. Ang laki ng natitipid kong oras, eh. Doon pa lang, eh. So, makapag-focus ako ngayon sa pag-iisip ng solutions. Imbis na, ano, nauubos oras ko kaka-type o kaya kaka-check ng syntax, andyan na si Copilot. Siya na bahala doon. I decided to do this reaction video para lang, no, makita natin ano ba talaga yung gusto na lang ilabas na value nitong tool na to, no? Tapos after this, I will share my thoughts about it. Kung oo o hindi, dun sa tanong na papalitan nga ba tayo ni Devin. So let's go to the video. Available to on YouTube. Yung link ilalagay ko sa description ng video na to, no? I-play lang natin, ipapost ko pagka may onti akong gustong isingit. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example. So, ito si Scott, siya yung, balikan natin, CEO, no? Tama, siya yung CEO ng Cognition AI, the company behind Devin, which is the nabanggit natin AI software engineer. So, nilagay niya mismo rito, human software engineer, para lang malinaw, baka kasi itong pati itong video na to is AI generated, malay natin, di ba? Apparently, they were working on this in stealth mode. Parang tahimik lang sila. So wala nakakaalam besides them and their investors. Medyo naagulat na hindi yung pag-announce nila kasi everyone is expecting that there will be tools na katulad nito, no, na lalabas, no, mga every few months or every few weeks, kung if even, di ba? Nagulat ang lahat kasi no one really saw this kasi nasa, ano nga sila, tahimik na silang gumagawa, eh. They weren't really making noise before this announcement video. Really excited to introduce you to Devin, the first AI software. Ayan na nga, di ba? Let me show you. Ayan na nga mismo. It is the first
AI software engineer. So yun yung pitch nila. So agad, no? From the get-go, suntok agad eh, no? An example of Devin in action. I'm gonna ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API. Okay, so ang gamit nila na parang language model is Llama daw. Tapos itong interface na to, no, very familiar, it's another AI prompt. So kakausapin mo na naman tong si Devin through a prompt. Ayun, conversational lang rin. Parang chat lang. Fighters. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan. Okay, balikan natin yung prompt niya. So sa kaliwa, parang chatbox siya. So sa kanan, meron tayong apat na tabs. Merong shell, which is, may ano rin siya, no? May terminal din siya. Browser, I'm guessing parang built-in web browser. Editor, code editor. And the planner, which is, ito yung pinakita niya yata. Tingnan natin, ha? Ayan na nga. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. Parang chat GPT rin actually, although mas maayos yung magkakalatag, no? It is, mukhang yung interface niya is talagang tuned towards software development. Kasi nga, pinagkahiwa-hiwalay niya, meron pa siyang terminal, meron siyang browser, meron siya kung ano-ano. And ito, parang ibibigay niya ngayon sa'yo yung plano niya. May check boxes siya eh. So, probably, i-check mo siya. After that, it builds the whole project using all the same tools that he... Okay, parang pinas forward nila, no? So, hindi natin alam kung ano talaga nangyari doon. ...human software engineer would use. Devin has its own command line. Ayan na nga, command line. Code editor. Code editor. And even its own browser. Yeah. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation. So, ang ginagawa rito ni, ano, ni Devin, no? Yung AI natin, is dinadalaw niya ngayon yung mga documentation na kailangan niya. I'm curious kung gagamitin niya to to Google, no? Mag-Google siya, hahanapin niya ngayon yung mga bagay-bagay. Or baka meron lang siya rito na listahan ng mga links sa mga documentation. I don't know. Wala, hindi naman nila dinidetail dito. Kasi maikli lang yung video eh. Less than 2 minutes lang eh. So, maybe in other marketing material nila, i-detail nila yon, or even sa mga docs nila siguro, ilalatag nila yon. Ako kung tatanungin, itong browser na to, for show, no? Kasi ang AI naman, hindi naman kailangan basahin to visually, eh, di ba? Pwede lang niyang kunin yung text nito, tapos i-parse lang niya. Hindi naman niya kailangan pakita sa atin na, ano, di ba? Na ginagawa niya to, eh. No? Parang, feeling ko parang for show lang to, eh. So that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Or pwede rin, di ba, pinapakita lang niya para visually, yung kung sino man yung kausap niya, no, kung sino man gumagamit kay Devin, makikita niya kung ano yung ginagawa ni Devin. No? Parang ganun lang siguro yun, yung ganung effect lang. Kung tutuusin, hindi niya kailangan pakita sa atin yun. No? Na ito, binuksan ko ito. Pwede niyang ibigay na lang yung mga links, eh, di ba? Bahala na yung user kung pupuntahan pa niya yung mga docs na yun, no? Kung saan niya nakuha. Here, Devin runs into an unexpected error. Okay, so mukhang magde-debug yung, ano, yung AI natin, ha? Devin actually decides to add a debugging print statement. Dito ako tawang-tawa. Kasi, di ba, yung mini-mimic ni Devin, yung usual na ginagawa ng, you know, ng mga normie na katulad ko na developer. Kasi I don't use debugger eh. Yung may mag-i-step ka pa, ganyan. Ang go-to ko talaga, print statement. Kasi alam mo na kung ano yung hahanapin mo eh. Pagka ganito eh. You have what is it na parang hinahanap mo to solve the problem. Ini-inspect mo lang naman madalas dito yung, ano, yung variables eh. No? Ginawa dito ni Devin, ganun din, di ba? Log lang siya ng debug statements, which is frowned upon by traditionalists na gusto talaga nila may debugger, which is okay din naman kung talagang that works for you. Si Devin, parang ako lang rin kung mag-debug. Ipiprint lang din niya sa console. Reruns the code with the debugging print statement and then uses the error in the logs. Okay, so nirerun niya tapos babasahin ulit niya yung log sa console.
to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy. Balikan natin to. Ito. Itong sa may lower right, no? So, may mga API keys dito. Yung mga bindler nga nila, di ba? Kasi, ano yan eh? Sensitive information yan eh. Sensitive data eh. I wonder, paano madidistinguish ni Devin itong na dapat hindi niya kasi isama to sa mga sa learning algorithms niya, di ba? Kasi code to eh. It will try to learn on any generated code moving forward, di ba? How sure are we na hindi niya to i-expose dun sa dataset niya, no? Kailangan natin malaman to. Dapat malinaw to na hindi niya ipapasok sa modeling niya, no? Dito sa code editor, no? Ano kayang gamit niya behind the scenes dito? Malamang to engine ng ano eh. VS Code eh. No? So something similar. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. For any future updates to the site, please provide the following Netlify site token to me or any future Devin agent you work with. Yan na nga, di ba? So, paano niya i-store yan? No? Is that secure? Hindi naman niya i-explain dito sa video. So you can see the website here. Okay, na yung website. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. Okay, tignan natin sa really na to. So, real-world software engineering performance. Okay. Ito yung percent of issues resolved. Devin results are unassisted whereas all other model results are assisted. Meaning the model is told exactly which files need to be edited. Okay. Di ko alam kung ano tong number na to, ano tong graph na to. Theory ko lang. Parang binigyan sila ng mga tasks tapos ilan doon yung masosolve niya. So, tingnan nyo, medyo natakot na tayo, di ba? Pero, kung tutuusin, ilan lang ba yung na-solve nila for every 100 problems, di ba? Si ChatGPT 3.5, less than 1%. Actually, 0.5% lang siya. Less than 2% si GPT-4. So, Devin is claiming they are able to solve about around 14% of, sabihin natin, problems out there, no? Or issues na binato sa kanya. Which is quite impressive. Sinabi ko nung umpisa ng video, itong ChatGPT, naiinis ako kasi, ano ba to? Ba't ganito yung mga binabato mo sa akin? So apparently, mababa yung win rate niya, no? O sa success rate ng GPT in solving problems related to code or software engineering. Kung totoo itong 13.8% na to, 13.9% na to, napakaganda nito. It's getting me excited, no? I'll tell you later bakit. Hard problem, and we've only just started. But we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. Ayun na nga, close beta pa siya. So, kailangan sumali sa wishlist. Wishlist. Sa waiting list. That was Devin. No? Ayun yung announcement video nila kanina. Ako, I want to find tools na magagamit ko to make my work easier. A lot easier. So, sinabi kanina 14%. Kung totoo yun, kung talagang ano yun, absolutely, any problem that you throw to it, 14% of that, yung success rate niya, napakaganda nun para sa akin. Hopefully, totoo. Kasi, I'm really curious paano siya gumagana. No? Ngayon, puntahan naman natin yung takot, yung tanong. Will Devin replace me as a software developer? My short answer is no. So, let's look at this. No? If you give this to someone who is, no, who doesn't know software engineering, magagamit ba niyo to out of the box? Maintindihan ba niyo itong nangyayari rito? Of course, pwede lang niyang gawin. Sige, okay. Gawa mo ako, Devin, ng gantong application. Okay, nabuo na. But how sure is he that it's secure? Na the code is maintainable? At siya mismo, paano niya i-maintain pag may gusto siyang gawin? Bigay natin to sa isang non-tech na CEO. Yung CEO lang na business yung alam, no? Wala siyang alam masyado sa technical side. This will be really, really helpful to him. Pero may limitation yon. Kasi, yun nga, hindi niya alam o hindi niya naiintindihan yung inner workings ng application.
So if ever, kunwari, magloko tong AI na to, magkaroon siya, mag-inject siya ng malicious code, how would he know na may pinasok si Devin na hindi dapat nandun? Or, kunwari, sabi natin, yung pinag-usapan natin kaninang API keys, paano malalaman ngayon, paano matcha-check ngayon ng CEO na yon, who's absolutely non-technical, wala siya talagang kaalam-alam, how would he be able to guard against that? Hindi niya magagawa yon. So, dito pa lang eh, ako, kunwari ako, non-tech person ako, haharap ako ngayon, iharap mo sa akin itong UI na to, itong AI interface na to, I will feel overwhelmed kasi ano nangyayari? Ano tong 172.31.27.196? What is this? So for a non-tech person, I don't think this is usable. Kasi unless, of course, aaralin niya ngayon kung ano tong bawat panel na to at iintindihin niya yung mga bagay na kailangan niya malaman, no? In terms of software engineering. So to a layman, this is almost absolutely useless sa layman. At least for me, ah. Pwede nyo akong correct kung sa tingin nyo mali ako or may iba kayong take, i-comment nyo lang down below. This is very, very abstract, no? And ano ba to? Ano ba to nangyayari? Mas ganun-ganun. Ano to? Matrix, di ba? Ano to sinasabi sa akin ni Devin na i-deploy ko daw sa Netlify. Ano yung Netlify? Doon pa lang eh. Ano yun? Ano tong docs na to? Ano to sinasabi na HTTP API reference? Ano to? So for someone who doesn't understand anything about tech, about software engineering, wala na. Paano ngayon gagamitin to, di ba? No? Would you even trust it? Ibigay ko ngayon sa asawa ko to, wala. Ano siya magagawa? Magagawa niya yung application, no? Bubuhay ni Devin, but what comes after? Another question na gusto kong malaman, masagot dito is, paano pag dineploy natin si Devin sa isang working application na? Yung mga nakita kong samples ng mga binubuo ni Devin na kumalat today, puro from scratch eh, no? That's, kumbaga parang ano siya eh, bootstrapping lang ng ano eh, ng application eh, no? It's something na hindi pa nabubuo, bubuin mo pa lang, ano, wala pang nagagawang kahit anong code, wala pa nasusulat, bubuin mo pa lang. So, paano yung, kunwari ako, kailangan ko ng something na would help me build features for an existing product. Paano yun? Sino makikinabang dito sa tingin ko? May post sa Twitter, pinry nila or ginamit nila si Devin to perform tasks on Upwork. Meron pang AI pa eh, yung detection. Huh? Detection algorithm using AI. So bumuo siya ng ganun. No? An AI building other AI. And it was very, very amazing. No? Nakakatawa siya. So for a freelancer, isipin mo, pag freelancer ka, di ba? You could perform that job nang saglit lang. Si Devin na yung gagawa. Tapos pagkagawa niya, di ba? Andiyan na yung application. I-check mo na lang. No? I-verify mo na lang kung tama ba to. Tapos bigay mo na ngayon dun sa client. Tapos bayad ka na. And, you know, you can do that less than an hour. Kung totoo tong claim ng Devin, no? Yung earning potential mo nun lalaki. And yung time na kailangan mong bunuin to build applications, liliit. Mapifree yung time mo. That's very beneficial sa mga ganong types of work. At least from what I've been seeing, na kung gagawa talaga from the ground up. Pero kung tipong, yun nga, meron ng existing application, marami din ganun sa Upwork, di ko alam kung kaya niya. Kasi wala pa akong nakitang demo na kaya niya yun. No? Yung legacy code, maglinis, paano pag naka-encounter siya ng basurang code, ano nang gagawin niya, di ba? How does it decide when to refactor and when to actually build features, di ba? And when to debug, no? Alin dito, di ba? Kasi that's part of our daily job, eh. Having that intuition, kailan ka dapat mag-refactor? Kailan ka dapat magdagdag ng code? It's an everyday struggle at everyday decision. Kaya ba ni Devin yun? Wala pang nilalabas about it, we don't have any data points para mag-decide on ourselves na kaya ni Devin to. So wala pa. So far, panay new applications yung binibuild niya. Isa pang makikinabang dito is sabihin natin mga aspiring software developers. Woo! Diba? Kasi you can build portfolios using
using Devin, no? Ayusin nyo na lang. At as long as you could, of course, check kung ano yung mali dito and everything, and you could explain kung paano gumagana yung application and paano yung flow ng logic. Makakatulong to sobra sa mga aspiring software developers. No? Buwak ang portfolio using no Devin. Or kahit kuha ka lang ng idea sa kanya, di ba? Paano pala yung ano nito, yung IP? Pagka ba nagbayad ka, all the generated code, ikaw yung may-ari. Ano ba yung license nito? Sa bang tanong yon? Kung masasagot niya yung tanong ng yes, dun sa kaya ba niyang mag-code or magtrabaho within an existing code base or no, multiple repositories na existing na, tapos kaya niya yon, aba, gusto ko to. Kasi, eh yun na nga yung mismong tinatanong ko, mismong hinahanap ko sa mga AI tools currently na nakukulangan ako. Oo, andyan si Copilot, si ChatGPT, wag na nagpag-usapan yan. Ayoko na talaga. Unless, of course, may ma-improve nila yung models nila. But, si Copilot, andyan, oh, nakatulong. But, ano siya eh? Hindi siya talaga parang ganito eh. More on, autocomplete siya eh. No? Parang super autocomplete. Hindi siya yung parang ganito na kiniklaim niya na bubuo siya ng application from the start. Hindi lang naman building applications yung trabaho ng software engineer, maintaining applications din. So, how will it maintain existing code bases? Yun ang malaking tanong. Pag yun talaga, yes ang sagot. Aba, magkano ba to? Kung medyo kaya ng budget, aba, magbayad ako. Di ba? Ma-prove nila na kaya ni Devin yun. Judging from this very short video and the multiple articles that I've seen, no, yung mga posts sa social media, mukhang ito pa lang yung kaya niya. Wala pa tayong mapagbabasihan about software maintenance. Wala pa. Balik tayo dun sa tanong naman na yung ultimate question, will this replace me? Yes and no siguro. Pagka tipong yung alam mo lang talaga mag-bootstrap ng mga bagay-bagay, palitan ka na ni Devin, di ba? Pero kung you're someone who is actually a problem solver, ito, bago ako magtuloy, you know? People mistake kasi a software developer, a software engineer. Nagsusulat lang tayong code. Nag-glue together ng mga bagay-bagay. That's not our job, no? Di yung trabaho natin. Trabaho natin mag-solve ng problems. Nagkataon lang na yung way of or yung tool na of choice natin to solve problems is code. But yung mismong trabaho natin is solving problems, no? Bibigyan tayo ng problema, paano natin i-solve siya? Tapos i-express natin yung solution natin with code. Yun yung trabaho natin. Ngayon, pag may tool ka na ganito, yung code part, no, kung hindi na siya kailangan gawin, di maganda. So, tayo, as software developers, iba na yung way of thinking natin. May elevate na. Imbis na, yun nga, si Copilot medyo naibsan yung problem na iniisipan natin yung syntax. Medyo nawala na yon. Ito, yung scaffolding, di ba? Yung bootstrapping ng mga bagay-bagay, kung masasolve niya yon, hindi natin kailangan isipin yon. No? I-check mo na lang. O, tama ba to? Gumagana ba? Secure ba siya? Performant ba siya, di ba? Hindi niya papalitan yung mga katulad namin, no? Or katulad natin, na mga problem solvers. Or we thrive in solving problems. Pero kung tingin mo sa sarili mo, tagasulat ka lang ng code, bibigay sa'yo yung instructions, sulat yung code, tapos okay na. Dapat ka matakot. Pero kung tipong naghahanap ka tulad ko, ako yung tinatawag na lazy developer eh. Tamad ako. So yung mga bagay na katulad nito, ayoko nang gawin. I wanna focus on the problem itself, no? Paano ko ba siya isosolve in the most effective way? And definitely hindi to magagamit ng isang layman. Non-tech person. Mahirapan siya rito kasi masyadong maraming technical concepts ka na kailangan alam bago mo siya magamit effectively. But in the hands of a capable software engineer, ay grabe to. Para mong in-unlock yung powers ni, ano, sino ba? Ni Goku. Tinanggal niya yung pang mapabigat niya sa katawan. O kaya si Vincent, di ba? Sa Ghost Fighter. Tinanggal niya yung balot niya sa kanang braso niya. Tapos sumubas yung Black Dragon Spirit. Mga ganun, di ba? Ito yung ano nito. Kung, no, caveat, kung totoo or they can deliver on the promise. Medyo skeptical ako, of course, kasi yung mga previous na AI applications medyo underwhelming eh. More so now, no, a year
More than a year after naglabasan yung mga tools na yan, medyo nag-regress sila eh. Kung ano-ano na yung binabato eh. Yung mga suggestions niya, parang, tama ba to? Parang, basura to. Sa mga nagtatanong na, lalo na yung mga estudyante or mga career shifter, should I stop? No? Should I stop pursuing computer science? Should I stop pursuing software engineering? I'd say no. Kung gusto niyo talaga, go. Huwag niyo nang, itong mga AI na to, these are just tools. No? I mean, excited ako nung nakita ko to eh. Di ako natakot. Pag may lumalabas na bagong AI tool, hindi ako natatakot kasi I see it as just another tool. So kanina nga, di ba, may pinost ako sa Facebook. Sabi natin si Devin yun. Devin, build me a front-end framework that is better than React. And make it profitable. No? Kung magagawa niya yun, ay, kakabahan ka na ngayon kay ano, sa AI. Pero I don't see that happening. Yung gagawa talaga siya ng mga gano'n, ng mga tools na buo siya ng front-end framework na talagang gagamitin ng lahat. Convince ng lahat na ito yung pinakamagandang front-end framework. Or gagawa siya ng napakagandang back-end framework na gagamitin siya ng lahat. That is software engineering. Pero malayo pa tayo doon. No? Ito nga eh, ano ba, 13%, di ba? 13.6%. Percent pa lang ng mga issues na binato sa kanya yung nasolve niya. At yung issues na yun, ano ba yung mga issues na yun? How complex are they? O baka simple lang sila? I don't know. But I'm really looking forward na i-public nila to. And curious din ako sa magiging pricing kasi I'm pretty sure hindi to magiging cheap. Kasi ang dami nilang yung interface niya medyo complex eh. Hindi katulad ni ChatGPT dati, parang chatbox lang na minsan buggy pa. Again, kung agree kayo sa akin or may mga tanong kayo or anything, post nyo lang sa comment section. And of course, follow me. Yung mga links ko sa social media are on kuyadev.com. I hope you enjoyed this reaction video for a 1-minute video. Actually, less than 2 minutes na video. Medyo umabot tayo ng 30 minutes eh. No? But that's all good. No? And thank you and have a good day.